Ang Diyos, purihin ang Diyos. Napagod po ba kayo? Humingal-hingal po ba kayo? Hindi po, siyempre. Hingal ng kalusugan. Amen po ba doon? Pawis ng kagalakan. Amen po ba doon? Amen. Napakaganda po ng umagang ito. At dahil po napuspos ito ng kagandahan at biyaya ng Panginoon, magpuri po tayo sandali sa Panginoon. Samahan niyo po ako. O Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aking itinataas sa umagang ito. Salamat po, Ama, na sa bawat sandali ng aking pagtawag sa iyo, sa anumang kadahilanan, ipinadadama mo ang iyong katugunan. Salamat po, Ama, na sa impit na dasal, ang iyong pagtugon, aking nakakamtan. Ang papuri ay tinataas ko sa iyo, O Dakilang Ama, sa pangalan ng kamahal-mahalan mong anak na si Jesucristo bilang Divine Mercy ang aming pinaglilingkuran. Sapat nubay ng iyong banal na Espiritu at ng Inang Birheng Maria, kaisa ang kinalugdan mo, ang aming mahal na Apo Kunching. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Maganda nga po bang umaga? Amen. Galak po ba ang inyong nararamdaman gaya ko? Amen. Alam niyo po, sadyang buhay ang Diyos. Napakadakila niya, napakabuti niya. Kung kaya't sa umagang ito, kung paano kong nadama ang tugon niya sa impit kong panalangin, kung paanong napakabilis niyang kumilos sa buhay ko, ito ay nais ko ding inyong madama sa oras na ito, kung kaya't sa umagang ito, sama-sama po nating pagnilayan, magbaliktanaw po tayo kung paano po ang ating panalangin sa Panginoon, kung paano nga po bang tayo ay matapat na tumatawag sa Kanya, paano nga po ba natin nakakamtan o nadarama ang pagtugon niya. Amen po ba doon? At sa umagang ito, bilang pasimulan sa ating banal na gawain, nais ko pong tawagin ang isang tao na napaka, alam nyo po, napaka down to earth din itong tao na to, sapagkat gumagalaw po siya at gumagawa ng hindi na kailangan pang pag-atasan. Alam nyo po, alam ko din po naman kaakibat ng kanyang paggalaw, ay naroon po ang isang pagdulog sa Panginoon para sa kanyang mahal sa buhay. At dito po ay tinatawagan ko ang isang kap. Tinatawagan ko po si Dico David para magbihay sa atin ng kanyang pagbabahagi kung paano nga pong nadama niya ang pagtugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Dico. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Ang aking pong mababahagi kung paano natugon ng Panginoon sa buhay ko. Maganda pong tema po ang pinabatid sa atin ng ating kapatid. Tugon sa lahat po sa atin, lahat po tayo may katugon sa buhay. Ito po ang una kong nadama, ang katugunan. Magbotong isilang po ako, isa pong katugunan sa buhay ko dahil binigyan po ako ng buhay ng ating Panginoon na sana po ay mabatid na lahat, hindi lang po sa mga biyaya dapat tugunin ng tao. Ako po sa aking buhay ngayon, marami pong katugunan na binigay sa aking Panginoon. Ganun din ang katugunan ko sa Kanya kung paano ko siya nadama dito sa dambalang ito. Isa pong magandang biyaya na ibinigay sa akin ng Panginoon na ako ay magkaroon ng
mabait na asawa. Isa po yung sa aking katugunan na hiningi ko sa Panginoon at ako yung kanyang pinagbigyan sapagkat ang aking asawa ay isang mabait na tao na nakilala ko nung panahon na yon. Kanya hindi po ako binigo ng Panginoon sa aking hinihingi na mabigyan ako ng asawang mabait. Isa pong katugunan din ang binigay sa akin ng aking mga anak na binigyan po ako ng tatlong supling na puro sila may kalakasan, may kalusugan at mababait na bata na takot sa Diyos na yan ang magandang pinabatid sa akin ng Panginoon na lahat ng bagay na iyong inaangkin ay magkakatotoo sa pamamagitan niya sa magandang kalooban na tayo ay pinagpapala ng Panginoon basta nasa kanya lang pong puso, sa ating puso na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Ang higit po sa lahat, yung pananalig natin sa Panginoon kung paano tayo tinugon sa ating mga kahilingan. Maliit man po o malaki, pasalamatan po natin Panginoon. Ganon din po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Higit na pinasasalamatan ko yung maliliit na bagay. Sapagkat ang maliliit na bagay, doon po natutuwa ang Panginoon. Hindi natin nakikita na yung malaki ay yung maliit nang gagaling po sa malaki. Kanya po, dapat po nating sa araw-araw na ating buhay, hindi po natin namamalayan, nababatid, na yung maliliit na bagay natin, dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Hindi po natin nakikita kung yan ay maliliit, pero sa Panginoon, napakaligaya niya. Pag yung mga bagay na yan ating nadadama, pag atin natin pinasasalamatan, sapagkat ang Panginoon ay siyang pinakadakilang manggagamot. Ganun po sa mga nangyari sa buhay ko, nagkaroon po ng problema yung anak ko nung magkasakit siya. Pero nanalig po ako sa Panginoon na iyan ay pagdadalisay lang po sa akin siguro nung panahon na yon na siya nagkaroon ng tuberculosis po on the spot po. Kanya yun po ay isang pinalangin ko sa Panginoon at tinugon din po ako ng Panginoon na yung anak ko ay maligtas sa mga ganong pagkakasakit. Nagkasumunod na naman po yung aking asawa. Yan, nagkaroon. Sa ngayon po, nasa karamdaman po siya ngayon. Pero sa kung po ng pananalig sa Panginoon, sa katugunan ng Panginoon, bawat bagay ay may katugunan, bawat bagay ay may kalutasan. Ito po ang aking inaangkin sa Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan. Anumang mangyari, ng Panginoon, kung ikaw ay nababalisa, at nag-iisa, sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. Yan po ang mga gandang kadakilaan ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag po kayong malumbay kung kayo'y nalulungkot, paliligayahin kayo ng Panginoon. Kung kayo'y nag-iisa, sasamahan kayo kahit saan kayo magpunta. Ano man problema na dumating sa ating buhay ay may kalutasan. Yan po ang mga magagandang biyaya at nakakatugunan ng Panginoon sa buhay ko. Hindi man po yan ang mga magagandang bagay. Meron pang dapat natin pasalamatan yung ating kaluluwa. The best po ang ating kaluluwa. Kasi po, kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, anong magiging kaabutan natin kung tayo hiwalay sa Kanya? Siyempre, wala po. Dahil nga ang ating pinangahawakan ay yung kalakasan ng ating katawan, yung ating kayamanan. Yan po ay mga pasamantalang binibigay lang po sa atin ng Panginoon dahil po yan ay mga biyayang naibigay sa atin ng Panginoon para magkaroon po tayo ng buhay dito sa lupa na sangkap lang po ng buhay natin yung mga material na bagay po. Ang pinaka-the best po yung tayo ay matakot sa Diyos, umibig sa ating kapwa para kung ano, kung may pag-ibig tayo sa kapwa, higit nating madadama ang Panginoon. Kung tayo may pag-ibig sa bawat isa, wala na po sigurong malulumbay. Wala na po sigurong taong maghihinakit. Kung ang lahat po ng tao ay malalapit sa Panginoon at madama nila, napakasarap po ang Panginoon, ay napakaligaya po ng Panginoon. Kung tayo ay nakikita niyang nagkakasama-sama dito sa dambanang ito, sapagkat itong dambanang ito ay siyang binigay sa atin ng Panginoon para tayo magkatipon-tipon. Kanya tayo, magmahalan po tayo. Isa po, ito po sa akin po, isa na po ito sa pangalawang pamilya ko dito sa Dambana ito. Kanya yung mga alagad nito, mahal na mahal ko po kayo, mga kapatid, dito sa Dambana ito. Kanya sa akin pong pag-iisa, sa akin pong sarili,
hindi ko man po may bigay na material na mga financial na bagay, pero sa sarili ko po, ang mga bagay na nangyayari ay nadamdaman ko po rito sa Dambana kung paano pong kumilos sa buhay ko ang Panginoon. Kanya, nagpapasalamat, nagpupuri po ako sa Panginoon na yung biyayang na yan ay inaaking ko pong patuloy na ibibigay sa akin. Salamat po. Maraming salamat, Dico. Alam ko pong kinapulutan niya ng aral at meron kayong napulot na mainam sa pagbabahagi ng ating kapatid. Paano nga po ba tayo tinutugon ng Panginoon? Paano nga po ba tayong dumadalangin sa Kanya? Paano nga po ba tayo tumatawag sa Kanya? At paano nga po ba natin nadarama at natatamo ang pagtugon niya? Sa umaga pong ito, nais ko pong tawagan ang isang kapatid na sa kabila ng kanyang karamdaman, alam niyo po, nung unang dating niya dito sa atin, hindi niyo siya masyadong, pag tinignan niyo siya, lugmok na lugmok siya sa kanyang karamdaman. At kay buti ng Panginoon, sadyang kay buti niya, sapagkat ngayon, kung may ilang buwan na, napakaganda ng aura niya. Para sa umagang ito, pakinggan natin ang ating kapatid kung paano nga ba siyang tinugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, ang kapatid kong ito ay magandang umawit sa kalooban ng Ama kapag siya ay nagparinig ng kanyang tinig, kasabay ng kanyang pagbabahagi kung paano siyang tinugon ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos at pakinggan natin. Salamat po, Ma'am Promise. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Natawagan na lang po ako upang magbahagi sa harapan ito. Ang pagtugon po na ginawa ng Diyos sa akin ay yung... Kasi po, nung wala pa po ako sa dakong ito, pinipilit ko pong magbago, nagbabasa po ako ng Bible, pinipilit ko pong isa puso lahat ng mga salita ng Diyos sa Bible. Subalit, hindi ko po nauunawaan talaga, hindi ko po nawawawaan. So sabi ko po sa akin sarili, ay kailangan ko ng isang tao na makatutulong sa akin upang maunawaan ko ng lubos at matanggap ko ng lubos ang Diyos sa aking puso. At yun po ang ginawa niyang tugon, ang akayin po ako sa dambanang ito, dito po sa dambana ng mahal na Divine Mercy at ng mahal na Apo Kunching. So, ang Apo Kunching po ang naging tugon sa akin pong inaasam-asam na isang makakapagpaliwanag ng husto sa banal na salita ng Diyos upang maunawaan ko at matanggap ko sa aking puso. Simula po nang madako ako sa dambanang ito ay napakalaki po ang naging pagbabago ng aking buhay. Dati po sa aking buhay ay ako po ay dahil nga po sa aking karamdaman, magagalitin po ako. Konting salita lang na may sinabi ka, agad po ako'y nagagalit, lalo na po sa mga anak ko. Pag hindi sumunod, galit na po ako kung ano-ano po yung sinasabi ko. Subalit, simula po nang madako ako dito, naalis ko po yon. Ngayon po, mahinahon na ako sa kanila, hindi na po ako nagtataas ng boses. At kung may nagagawa po silang kasalanan, ay napapaliwanag ko po ng maayos. At saka isa pa po, yung meron po kasi kaming kasama sa bahay. Ako po hindi ko maintindihan kung bakit. Inis na inis po ako sa kanya. Ayaw ko siyang nakikita. Ayaw kong kinakausap niya ako. Subalit simula nga po nung madako ako dito, talaga pong tinanggap ko ang Diyos sa puso ko na babaguhin ko lahat ng masamang gawain ko. So simula po noon, nag-uusap na po kami at saka binibiro ko na po siya. Ala na po akong nararamdaman inis at galit sa kanya. Kaya totoo pong napaka dami pong nabago ng Diyos sa akin. At saka po dati po sobrang lungkot ng buhay ko. Lahat po pinoproblema ko.
may sakit na nga po ako, walang trabaho, marami pong iniintindi. Subalit nung makilala ko ang Diyos, pinagkatiwala ko po sa Kanya ang lahat. Kaya ngayon po, ito pong nakikita ng tao sa akin. Sa totoo po, hindi ko nakikita na may pagbabago sa itsura ko. Pati po mga kapitbahay namin, sabi nila, ang laki daw po ng pinagbago na itsura ko, nawala po yung pamumutla at saka naging masigla po ako. Kaya nangyari po yung simula po nang madako ako dito, nang tanggapin ko po ng bumbu ang Diyos sa aking buhay. At saka isa pa po na ikukwento ko sa inyo na totoo po yung sinasabi ni Apo Kunching na ang pinagmumulan po ng ating karamdaman ay stress. Dahil simula nga po nung madako ako dito, talaga pong nawala na po ang lahat ng aking stress. Dati po kasi, monthly po nagpapa-blood test ako. Ang blood test ko po, ang aking immune system ay naglalaro lang po sa 3.5, 4.5. Below normal po yon. Subalit simula po nung madako ako po dito, ang naging resulta na po ay 6, above normal. Kasi po, nawala na po ang lahat ng stress sa aking buhay. Kaya sobra po talagang nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na inakaya ko sa dambanang ito. Sa araw-araw na pakikinig ko sa kinalugda ng banal na Espiritong banal na si Apo Kunching, sa pagpapahayag ng mga banal na salita ng Diyos, ay totoo pong isinasapuso ko ang lahat na yun. At saka galak na galak po ako basta po nandito ako sa dambanang ito. At kahapon nga po, sobrang ganda po ng pahayag ni Apo Kunching. Lagi niya pong binabanggit ang mga anak, mahal na mahal ko kayo. Lagi po niyang binabanggit. Kaya sobra pong galak na galak ako. Alam niyo po, sa sobrang galak ko, hanggang pag-uwi ko po ng bahay, nakahiga ako, yung ninanam ko yung mga sinasabi niya. At alam niyo po, hanggang magising ako ng umaga, umaawit po ako ng ama namin. Kaya talaga pong galak na galak po ako. At kaya ang masasabi ko po sa inyo na nandito na po tayo, inakay na po tayo dito, huwag na po kayong bumitaw. Dahil talaga pong dito sa dambanang ito ay talagang mararamdaman niyo po ang lahat, ang pagtugon po ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating dinadalangin sa Kanya. Sa ngayon po, hindi man po ako lubusan pang gumagaling, subalit ang galak naman po na nararamdaman ko ay wala pong katumbas. At saka sabi nga po ni sa awit ni Mami Mirna na lagi niyang inaawit na maghintay ka lamang. Kaya po umaasap po ako na idadatal ng Panginoong Diyos ang kagalingan sa akin sa takdang panahon. Kaya yun po ang masasabi ko sa inyo na huwag na po kayong bumitaw dahil mapapalad po tayong mga naririto ngayon na inakay ng Diyos sa dambanang ito. Totoo pong walang katumbas na kayamanan po ang natamo natin sa dambanang ito. Yun po ang pahalwati ko sa aking sarili na talaga pong walang katumbas na kayamanan ang nadadama natin sa dakong ito. At muli po, bago po ako magtapos, muli po akong aawit. Ang totoo po niyan, sobra po kasi akong na-inspired kay Mami Mirna, kay Ate Glo, kay Ate Pilar, kay Bunsong Annalie, dahil sobrang gaganda po ng message ng kanilang inaawit at ang gaganda rin po ng kanilang mga boses. Kaya sila po inspirasyon ko, kaya nagagawa ko rin pong umawit sa harapan ninyo. Kaya lang po, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, hindi kasing ganda ng boses nila. Ang mensahe po ng aking awit ay lahat po ng mga nabibigatan sa mga pasaan ninyo sa inyong buhay, sa inyong balikat, lift up your hands to God. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out open your heart, lift up your hands to God.
God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God and make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Alam niyo po, siguro sa araw-araw, yun yung inaawit niya. Kanya po ngayon, magaang na yung kanyang pasanin sapagkat inalay niya na sa Panginoon. Amen po ba yun? Maganda po ba yun? Yung ganun, yung ialay natin sa Panginoon ng lahat ng ating burden. Totoo po yun at isa po ako doon. Salamat po sa iyo, kapatid na Lucy, sa pag-iyak mo habang umaawit ang ating kapatid. Alam niyo po, sadyang ganun ang Panginoon pag kumilos sa atin kapag tayo sa Kanya ay nanalig ng tapat sa ating puso, sa ating kalooban. Ano nga bang mabigat ang hindi niya pagagaangin? Ano nga bang malalim ang hindi niya babahawin? At ano nga bang malalim na sugat ang hindi niya pagagalangin? Kung sa Kanya tayo aasa, kung sa Kanya tayo tatawag sa tuwi-tuwi na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam ko po, kalooban ng Ama na bigyan tayo ng medyo mahaba-habang oras sa umagang ito upang tumawag ng iba pang magbabahagi. At sa umaga pong ito,
Nais ko munang batiin ang ating kapatid na Berhel, si kapatid na Jay at si kapatid na Flor para sa napaka-successful na Bible study nila at yung kanilang graduation ay napaka-successful. Bakit ko po ito binahagi? Sapagkat nga po ganung kumilos ang Panginoon at natutuwa ako nung awarding. Tatawag siya nung mga bata, bibigyan niya ng award. Nataliwas naman dun sa talagang ibig niyang sabihin. Pero ang ibinahagi po ng Panginoon, ganun po siyang kumilos sa ating buhay. Regardless of what we are, regardless of who we are, kapag siya ang sa ating kumilos, kapag siya ang kumilos sa ating buhay, ang lahat ay pantay-pantay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa umagang ito, gusto ko pong tawagin ng isang kapatid. He is a very good friend. At marami na din po siyang panalangin ibinigay sa Panginoon. Marami na po siyang dasal na ibinulong sa Panginoon. Paano niya nga po ba nakamtan ang katugunan sa kanyang mga impit na dasal? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Rose Garcia. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ba ang Diyos? Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro po lahat naman po tayo ay nakaranas na ng pagtugon sa atin ng Panginoon. Pero alalahanin po natin na ang Panginoon ay sumasagot sa tatlong kaparaanan. Maaari pong pinag-iintay niya tayo para mas magandang bagay o mas magandang plano yung ibigay niya sa atin. Kung minsan naman po ay binibigurin niya tayo. At kung minsan naman po ay agaran ang pagbibigay niya, ang pagtugon niya sa ating mga panalangin. Ako po sa aking karanasan, hindi po lahat ipinagkaloob ng Panginoon. Sapagkat sa aking pagninilay, kung tutugunin kong lahat ang hinihiling mo, baka makalimutan mo ako. Tama po ba yon? Palakpakan po natin ating Panginoon. Naibahagi ko na po sa mga ilang pagkakataon yung kamakailan lang na kaganapan dun sa anak kong 25 years old. Kung minsan po yung pagsubok talaga, yung karamdaman ay walang pinipiling edad. Siya po ay nagtatrabaho sa ospital. Bagamat dun siya nagtatrabaho, isang araw ay nakakapa siya ng bukol sa kanyang dibdib. Sa kanang dibdib niya ay dalawa, sa kaliwang dibdib niya ay anim. Noon pong unang dumating sa amin yung balita na yon, talagang kami ay binalot ng takot kaming mag-iina. Pero sabi nga ng Panginoon, nandito lang ako. Kumapit ka sa akin at hindi kita pababayaan. Sa taimtim po namin paglapit sa kanya, tinugon ng Panginoon ang aming panalangin. Kaya po kami ay talagang galak na galak ang pagpapasalamat namin sa kanya. Kuminsan nga po, yung pagtungo rito na nagkakaroon ng dahilan na hindi maiwasan, sumasagi sa isip ko yung pangamba o yung hiya na nasusubukan ako kung minsan gawa nga po ng mga pagkakataon na hindi maiwasan. Pero pinipilit ko po, sinisikap ko sapagkat nandoon yung pasasalamat ko sa kanya sa tuwi na yung pasasalamat namin sa kanya na sa pagtugon niya ng aming mga dasal. Kaya po maraming salamat sa Panginoon, hindi ko man po maisalaysay lahat ang mga pagtugon niya sa akin. Pero karamihan po ng aking panalangin ay kanyang tinugon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. At ngayon po, nais kong tawagan ng isang kapatid upang magbigay sa atin ng isang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na bunso. Thank you.
isang mapagpalang umaga sa tanghali ito. Pagtugon sa ating panalangin sa ating Panginoon, tunay nga pong di man kararagli, di man kapagdaka, tinutukoy ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Subalit, magbata-bata po ang lahat sapagkat nakikita po ng Diyos ang may katapatan. Amen? Nakikita ng Diyos ang may pagbabata, nakikita ng Diyos ang may paghihintay ng matapat. Kaya di man tuwirang tinutugon agad-agad, ay maghintay po tayo. Pagamat hindi ito ang ating awitin, subalit po ito po ay isang ano din po siya, parang nananalangin po. Kaya namnamin po ninyo ang awitin o ang lyrics awitin ito para po sa inyo lahat. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang aking paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang aking paghilom. Ang panig ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang masipayo. Ikaw ang puntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Tinig mo'y isang aking paghilom. Ako'y kakain sa daan, matuwid, huwag nawang paking tulutan, mabighani sa panatalian at huwag narinan. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang aking paghilom. Sigwa sa'king kalooban, iyong mastan, pahupakin ang bukso na kalungkutan, yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakap din ang bagyan mong ibig. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang aking.
Salamat po sa ating Diyos na buhay. Di po ba kapag tayo ay nalulugmok, tayo ay nahihirapan, tayo nabibigitan sa ating mga paasanin sa buhay, dumulog lamang po tayo ng may katapatan, tuwirang damhin ang kanyang banal na presensya, tuwirang natitighaw, ang nakatitighaw, at tuwirang nakakahulagpos na di natin namamalayan. Amen? Sapagkat mayroong umaaliw sa ating damdamin at sa ating kaisipan, pumapayapa sa ating kaisipan, ang sagayon ay mahulagpunas. Malagpusan po natin ang lahat. Amen po ba yun? Kaya patuloy tayong dumalangin, manalangin sa ating Diyos na buhay sapagkat siya po ay nakikinig sa bawat nating hinayin. Amen? Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa napakaganda mong awit. Paano nga po ba nating hinahanap ang Panginoon? Iiwanan ko po yun sa inyo. Paano nga ba natin hinahanap ang Panginoon? Nawa po, kagaya ng awit na yon, patuloy po nating hanapin ang Panginoon sa ating puso at kaisipan. Hindi lamang po ng ating mata kung paanong tumitingin tayo sa ribulto niya, kundi hanapin po natin siya ng may katapatan sa ating kalooban upang ang kanyang matapat na pagtugon sa ating pangangailangan ay ating makamtan. Amen po ba doon? Amen. At ngayon pong umagang ito, nais ko rin pong marinig ang isang kapatid na bihira ko siyang makitang tumindig. Pakinggan po natin siya kung paanong dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at kung paano niyang nadama ang tugon ng Diyos na Ama. Palakpan po natin ang ating kapatid na Lina Sagum para sa pagbabahagi sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Opo, dapat po inuumpisahan natin ang umaga natin ng may saya. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa aking pong buhay ay damandama ko po na bawat panalangin ko po ay kanyang tinutugon sapagkat kung ano man po ang dumating na problema ay lagi ko siyang hinahanap at nananalangin sa kanya na ako ay kanyang tugunin na may na aking madaling na siya ay aking madaling maapuhap sa kanyang na ako'y bigyan niya ng kaliwanagan at kapayapaan sa lahat ng aking mga problema na dumarating sa aking buhay. Ako po ay kanyang inidinig naman at hindi niya pinababayaan sa araw-araw ng aking buhay. At ako po ay kanyang hindi pinababayaan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon at ako'y inakanya rito sa ating dambana upang hindi maligaw at hindi maligaw sa pang-araw-araw na buhay. Kaya maraming maraming salamat po sa ating Ama na nakilala ko siya na malakas pa ang aking pangangatawan at hindi pa kumpleto pa ang aking pangangatawan na wala pang karamdaman. Kaya maraming maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Siyempre po, alam po, hindi kumpleto ang linggo ng kapatid kong ito kapag hindi siya nakatindig sa harap ng dambanang banal na ito. At para dito, paumanhin po na maabala ko ang iyong ginagawa, nais kong tawagan ang ating kapatid na Mirna para sa isang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam ko po, kanina pa siya nagre-resign.
purihin at dakilain ang Ama. Nagpupamiglas na damdamin na hindi ibalik sa iyong papurit parangal sa napakagandang temang handog mo sa araw na ito sa aming kapatid. Tanging kahilingan, nawa sa bawat kong pag-aalay, makapagdulot ng kasiglahan ng pananampalataya sa aking mga kapatid. At ang pangungunat at paghahari mo, Ama, ang siyang maghari sa tuwina. Amen. Buhay po ang Diyos! Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon sa ganda ng tema ng kapatid nani ng promise. Paano nga po ba tinutugon ng Panginoon? Kay sarap umawit, kay sarap magbahagi. Sa bawat nagbahagi po, narinig ko po doon nakapaloob sa kanilang pagbabahagi yung mga awitin na idinatal ng banal na espiritu sa katauhan ni Mami Beth Chico. Kung kaya't ang sabi ko po kay Mami Beth, hindi bali na po, hindi kaloobang hindi ako matawag. Subalit na doon po yung pagmimithi. Nakapaloob po doon sa pagbabahagi ng anak na ito yung basta't maghintay lamang at sa bawat pagsasalita ng ating facilitator, yung huwag mangamba, tutugin na ng Panginoon at marami pang iba. So hindi na po ako magbabahagi sapagkat kasasabi ko lang po kay Mami Beth, masyadong pananabig ang binibigay sa akin ng Ama kahapon pa. Subalit hindi po inabot dahil lumabas na po ang katauhan ng mahal na Apo na higit nating pinananabikan. Ngayon po, hindi naman po ako maaaring umawit ng awiting sabay-sabay, kaya't ayon po sa aking pagtatanto ay ito na lamang pong huwag tayong mangamba at tutugunin tayo ng Ama. Basta maghintay lamang po tayo. Amen? Kung maaari ko lang pong pagsabay-sabayin sa isang dekada, subalit ito po ang pinakaangkop na awitin sa palagay ko. Huwag po tayong mangamba. Tutugunin po tayo ng Ama. Basta maghintay lamang po tayo. Huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Kita tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay aking magpakailanman. Ako ligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita.
sa tubig kita'y sasagipin. Sa apoy ililigtas man di. Tagapagligtas mo at tagatubos, huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa, sasamahan kita. Saan man magpunta ay ka'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Sa langit kita'y hihintay, sinid mo ay ihanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Kita. Salamat po, Ama, at sa inyong mga kapatid. Huwag tayong mangamba, di tayo nag-iisa sa piling ng Ama, sa katauhan ng kinalugdan niya bilang Apo Kunching na ginagamit niya. Amen. Pinihin ng Diyos. Napakabuti ng Ama. Ang lahat ay pinag-uugnay-ugnay niya. Kung nagnilay po kayo, inawit ni kapatid na bunso, ang sabi niya, Panginoon, hanap-hanap ka ng puso. Umawit si kapatid na Mirna, ang sabi niya, ang title ay, huwag kang mangamba, sasamahan kita. Sa bawat po nating paghahanap, ay nariyan siya. At huwag tayong mangamba, sa tuwi na ay kasama siya. At dito sa awitin na to, wala akong naaalalang iba, kundi ang aking inang pastol, sapagkat napakapalad niya kung paano siya itinawagan ng Ama, ang pangalan, Elizabeth, halika sa akin ay maglipat. Nais ko pang tumawag sa kalooban ng Ama, subalit ang mahal na Apo na pinananabikan nating lahat, ang pagbabahagi niya higit nating pinananabikan. Kung kaya't maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, sa mga kapatid kong nag-alay ng awit, salamat po. At